Can I talk about mag-shift? Lalo na pare pag umaahon. Lumalagapak ba ang RD mo kapag ka nagsishift ka pag umaahon? Gaya nito. Yan. So paano natin naayos yan? Simple lang yan pare. Yan ay mga sintomas ng user problem. Kailangan itono yung gumagamit. Anyway, welcome to the channel. Ako pa rin, si Jay, ang iyong host. You are in Bike Check PH, ang Kalikot Master episode. Kapag pumapadya ka tapos banat yung kadena mo, most likely ang tension na tinatanggap nung top, yung ibabaw na chain, kasi yun yung nagdadala ng weight mo. Mostly ang tinadalang tension nun, kasing bigat mo. Or, like, alabaw, maahong ka, tinayuan mo. Yung pagkakabatak nung ibabaw na chain, yung ilalim, wala yun. Relax part yun eh. Kasi parang pabalik lang yun sa cassette mo para ma-feed ulit. Pero yung ibabaw, yung parte ng chain na nasa ibabaw, dala-dala niya yung weight mo. Tinatayuan mo, umaahong ka, so dala niya yung buong weight mo. Ganun siya ka-tensionado. Tapos i-ship ka, sisikwatin mo siya para lumipat siyang pilit sa susunod na cassette. Siyempre, lalagapak. Manat na manat eh. Ayun oh, maraming guilty niyan pare. Even my closest friends, yung iba, guilty niyan. Minsan guilty, minsan hindi. Eh kung nakakapagsalita lang yung RD mo, baka sinabi niya, palit kaya tayo. Ikaw kaya banatin ko ng banat na banat, tapos sikwatin kita. Tapos pagdating sa ibabaw nung ahon, nagtataka. Itong shifter ko, palpak talaga eh. Nawawala sa tono. Ikaw kaya ang sikwat-sikwatin. Baka mawala ka rin sa tono. Well, anyway. That's one way of shifting. Pwede naman yan. Nagsishift naman, di ba? Pero kumbaga sa sasakyan o sa kahit anong bagay, nagagawa niya yung gusto mong gawin niya, pero pwersado, pwersahan. There's a better way para mag-shift. So, paano ba tayo dapat mag-shift? Kasi karamihan, bumili ng bike, binenta ng bike, pagka binili ng bike, umuwi na. Pag pinindot mo to, mag-shift yan. Pag pinindot mo to, ganito yan. Well, totoo yun. Ganun naman talaga yun. Pero there's a better way. So, ito suggestion lang. There's a better way of how to do it. So for example, sa flat, nasa flat surface ka, tumitipa ka. And then suddenly you wanted to shift sa mas malaking cassette. So susunod, ba, medyo tumingala ng konti, shift mo. Siyempre, kapag pumapadya ka, banat or tensionado yung upper part ng chain, what we do is, sisikad kami ng mas malakas sa RPM. For example, halimbawa, ang takbo ko is 70. Halimbawa, ang cadence ko is 70 RPM or 70 revolutions per minute. Bigla ko siyang paabuti ng takbong 80. Dalawa, o isang sipa lang, or dalawa, na parang, mabilis. So, mangyayari is, mas bibilis yung takbo mo. Tapos, pagkasipa ako ng isa or dalawa, sabay back to 70 RPM. Mangyayari niyan is biglang bibilis yung gulong mo or bibilis yung takbo mo. Pagbalik mo ng 70 RPM, hindi ka nakakagat sa gulong. I mean, sinasabayan mo lang yung ikot ng prehab. Minsan, naririnig mo pa nga yung prehab eh. Prehab. So, meron kang few seconds na kumbaga sa kotse, naka-neutral ka. Kasi tumatakbo naman yung bike eh. Meron kang few seconds na naka-neutral yung chain mo sa wheel mo. Hindi siya talaga naka-engage. So parang nagpe-pedal back, 'di ba? Parang ganoon lang. Doon mo ngayon gagawin na shifting. Pindot ka lang isa, pa. Paiikutin mo ngayon yung chainring mo ng isang ikot, usually isa lang or dalawang ikot nang hindi mo pinapaagat sa gulong or sa prehab mo. Pag magandang tono, magandang shift, isang ikot lang nakalipat na yung chain. Paglipat, pa. Back to normal. Pero that few seconds, I think 2 seconds is enough na naka-disengage siya. That is the best time to shift. Mapapansin mo sobrang tahimik na shift. Walang napwersa, walang napagod. This way, mababawasan mo yung wear and tear sa chain, sa mga pulleys mo, sa lahat ng parte ng shifter mo. Kasi minsan even yung cable, kasi alam mo, nakakabit syempre yung cable dyan, binabanat mo, persado siya eh, tapos babanatin mong ganun. Minsan na yung cable, minsan natatanggal sa pagkaka
pagkakalak sa tornilyo, na-screw, medyo nababa na siya, uti-uti lang. Or minsan, nababa na talaga yung cable, lalo pag bago yung cable, medyo may slack yun eh. At pag nangyari yun, bago matapos ang ride, wala ka na sa tono. Or minsan, pag matagal na, sanay na sa'yo yung RD mo, hindi naman siya nawawala sa tono, kaya lang. Pwede naman yung ganyan. I'm just offering a better way or more silent way of shifting, less pressure, less tension na pag-shift. Siya yung pinaka nagre-require ng attention mo sa maintenance and siya yung pinaka nakaka-intimidate. Bakit? Una-una sa itsura, it looks complicated. Meron tayo dito ng tatlo. So, meron tayong SRAM. This is an XX1. So, ito yung isa sa kanilang top of the line. And syempre, ang leading brand, Shimano. So, ang model na gagamitin natin is Shimano XT Shadow Plus. And this one is a new player. It's L2. Yan. Sa iba, sasabihin cheapo. I don't think this is cheap. I think this is affordable. Pero it's not cheap. I mean, to tell you honestly, I'm impressed. Underrated to sa akin. Parang tingin ko sa kanya, L2, di ba? Pero nung nag-testing ako, kasi mura eh, gusto ko siya masubukan, tinesting ko, performs well. Lahat ng pinangako niya, wala siya masyadong pangako. I just said, masabi lang, 8 speed. Pag pinindot mo, magsiship. Simple. Yun lang ang pangako niya. Natupad naman.